Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification, and Reconciliation. Magandang umaga po, Senator Ping. Ted, magandang umaga sa iyo. Sa mga nanonood sa atin, magandang umaga rin. Opo, and thank you for the time, sir. Okay, Senator, ito muna, no? Pinaka-importante po, sa simplihong mga salita, ano ho ang inyong definition sa terrorism hango po sa panukalang batas na naaprobahan po ng both houses, sir? May definition yung mga acts na ikinukumit, ano, yung mga kinukumit ng mga acts, ano? Pero nakalimit ito do sa kung ano yung purpose, ano yung intent, ano yung dahilan o yung motibo sa pagsasawa ng ganong mga aksyon. Ang sinasabi natin dito, kapag ini-intimidate o tinatakot yung general public, yung or any segment thereof, maski hindi buong general public, tapos eh, hino-hostage mo yung gobyerno para magtagawa o hindi gumawa ng mga dapat gawin. Yun ang mga limitation. Maraming nakasaad sa definisyon. Sighting, kung ano-ano yan. Opo, okay. But basically po talaga dito ho, sa akin pong pagbabasa po sa inyo pong sa panukalang ito nga, no, na kapag gumamit ka ng dahas, no, violence, may mga nasisira ng mga gamit, privado man o gobyerno, etc., yan po din ay bahagi nga ng terrorism. Ano po, maaaring mas tawag na terrorism. And if I may assist you, ano ho, Senator, if I may help you, para lang ho maunawaan ng taong bayan, doon sa binabanggit nyo ng mga safeguard, pati po ni Tito Sen sa aking panayam, sample po dito, no, provided ito ho ay hango sa section 4, no? Section 4, yeah. Section 4, section 4, under letter E, no? Sabi po dito, no? That provided that terrorism as defined in this section shall not include advocacy, protest, dissent, ano ho, tama, no? Stoppage of work, industrial or mass action, and other similar exercises of civil and political rights. Ano po? Which are not intended to cause death or serious physical harm to a person, to endanger a person's life, or to create a serious risk of public safety. Ito po yung binabanggit nyo na pananggalang. Tama ho ba? Tama yun. Maliwanag doon. Napaka unequivocal yung provision na yun, ano? Na talaga dinugtong. Na hindi kasama rito yung sinasabi ng mga sabihin na natin nagsasagawa ng disinformation, misinformation, na magsalita ka lamang laban sa gobyerno o kaya maging aktivista ka laban sa gobyerno, eh terorista na. Mm-hmm. Napakamali kasi napakalinaw talagang nilagay natin doon bilang qualification na ito, nakahugot ito doon sa Bill of Rights kasi maliwanag naman, di ba, Article 3 ng ating 1987 Constitution, yung Bill of Rights, doon sa hinango doon sa Section 4. Mm-hmm. Na sinasabi doon, walang batas na pwedeng ipasa na abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, ano? Yung right of the people to peaceably assemble. Mm-hmm. Yun, mga ganon. Kaya to petition the government for redress and grievances. So pag nagreklamo ka, nireklamo yung mga wrongdoings ng gobyerno, hindi ka terorista, Ted. Opo. Pero sir, ang palagay ko po, no, ang binabanggit po maging sa aking pakikinig sa panig ng Human Rights Commission at ilang pong mga, if I may call them, civil libertarians, ano ho. Ang kanilang binabanggit dito, yung vagueness, yung medyo malabo na provision, ano po, ay ito ho naman ding same section, section 4, ano po, and section 9, ano, ito ho yung sinasabi po naman dito po sa inyo pong panukala, no? Opo. Ang bahagi po ng definisyon ng terrorism is spread... Inciting. Ito po, maliban dyan. Spread a message of fear to provoke or influence by intimidation the government or any of its international organization or seriously destabilize or destroy the fundamental political, economic, or social structures of the country. Palagay ko po, how do you construe this, if I may ask you, Senator Ping? Opo, go ahead. Ito na yung tinatawag nating critical infrastructure. Mm-hmm. Halimbawa, yung supply ng tubig, yung mga utilities, halimbawa, ang yung ABS-CBN, isang media outfit. Mm-hmm. No?
eh, ipoprovoke yung mga tao para magsagawa ng acts of terrorism, hindi naman karapat dapat yung Ted. Hindi na yung party ng freedom of speech. Mm-hmm. Kasi kung pinoprovoke mo na yung mga possible o yung na-recruit ng mga terrorist o kaya yung terrorista na mismo para magsagawa ng ganong violation, eh dapat naman panagutan mo. Iba yung freedom of speech, iba naman yung nagpo-provoke ka na mag-commit ng act of terrorism as defined. Mm-hmm. So, palagay ko po dun ho, sa ito po lamang po sa akin po ano, Senador, ano, kasi nga binabasa ko naman yung safeguards, maliwanag naman, hindi pinagbabawalan dito na sabihin mo ang ayaw mo sa gobyerno, di ho ba, no? Klaro ho naman to sa klaro po sa wordings ninyo, no? Shall not include advocacy. No? Eh kung corruption ng advocacy mo, anti-corruption, maaari mo sabihin pa rin 'yon, ano? Yung iyong terrorista na tayo pareho, Ted. Ha? Terrorista na tayo pareho. Yung pong dissent, no? Dissent, yung pagkontra mo. Kagaya ngayon, no? Kinokontra mo ito. Okay lang yan kasi karapatan mo yun sa demokrasya. Pero ito ho ng, yung spread ng message of fear. At saka dito po sa inciting to commit terrorism po, Senator, no? Binabanggit din po naman dito, by means of speeches, proclamation, writings, etc. So, palagay ko po, yun ho ang medyo nagbibigay ng duda sa marami. Sinasabi nga po na medyo vague, malabo yung provision na yun. Paano po natin how do you say that? Yung provision ng safeguard vis-a-vis sa provision naman na sinasabi dito na maaari ka ding makasuhan ng inciting to terrorism kapag ikaw, ano ho, any person who, without taking any direct part in the commission of terrorism, shall incite others to the execution of any of the acts specified under Section 4. Kanina yon, by means of speeches. So, paano mo masasabi na ang isang speech ay inciting to terrorism na kung sakasakali po nasabihin mo na tayo magkaisa at pumunta sa mga sa lansangan para magprotesta? Parang ganun. Babalik tayo doon sa Ted sa purpose. Mm-hmm. Ano ba talaga? Yun ang qualification nito. When the purpose of such act, by its nature and context, is to intimidate the general public or segment thereof, create an atmosphere or spread the message of fear, to provoke or influence. Babalik tayo doon sa ano bang intention mo? Mm-hmm. Kasi kung intention mo, mag-seek ng redress o kaya mag-express ng grievances mo against the government or against any institution, hindi naman papasok yun sa definisyon ng terrorism. Mm. Wala kang makukomit na violation ng terrorism act. Mm-hmm. Pero kung doon tayo babalik at babalik kung ano ba yung talagang intention mo. Uh-huh. At yun naman, na magdi-determine, yung final analysis, syempre yung court of law. Opo. Okay, so dito, kung ano ba ang intention, no? So ngayon, sir, ano, as an example, marami ho sa atin ang nadadala ng ating damdamin sa mga ipinopost no, sa social media. Di ba? Yung mga sinasabi na mas maganda, pasabugin na lang kayo dyan. Yung mga ganung term, abay, dito ho, bawal na yon. Hindi naman, Ted. Kasi kung ganon, mga expression, ano to eh, hindi naman to stand alone na ebidensya eh. Nagsalita ka ng ganon. Mm-hmm. Dapat suportahan to ng ibang circumstantial evidence na talagang tumuturo na talagang seryoso ka, meron ka talagang intensyon para talaga magpasabog. Opo, pero opo. Kung halimbawang isang namimiskleta, nagka-tricycle, nagsalita lang ng mabuti pa yata, pasabugin na natin yun eh. Wala ito naman, hindi maging standalone na ebidensya yun. Opo. So alam niyo, kasi ngayon, sabi niyo nga po, marami din po ang mga ano kung ano-ano hong mga ano, 'di ba? Mga mensahe at salita ang atin narinig laban dito. Isa pa po, Senator, yung pong as an example ngayon sa Amerika, so ang kanila pong ipinaglalaban nga, no? Yung karapatan po ng lahat ng lahi, no? And then maganda ho ang kanilang adhikain, bahagi ng demokrasya, pero kinalaunan, nagkakaroon na ho ng looting at riot. So, yun ho ba kung ganun ho ba mangyayari sa sitwasyon sa ating bansa? Ano ho yun? Is that terrorism o revised penal code po yung makakasakop doon? Revised penal code yung Ted kasi babalik ulit tayo sa intent eh. Mm-hmm. At saka yung purpose eh. Ang purpose mag-loot eh. Mm-hmm. Mm-hmm. Magdakaw ng Louis Vuitton. ng Hermes, ng Nike. Eh, hindi naman siguro terrorism yun. Aha, okay. So kapag, again, ang bottom line dito, ang element na hahanapin po ng husgado, ang pinaka, parang sa libel, no? Malis ang element na pinaka-critical, no? Malis. Oo, tama, Ted. Opo. In this case po, yung pinaka-critical element,
yung pong intensyon nung ginawa mo na inaako sa sayo as part of the as part of terrorism? Hindi lang basta intent or purpose in general, by nature and context, yun ang sinasabi rito. Okay. Sige po, para ho mas klaro nga ito sa mga nakikinig po ngayon sa atin. Ngayon, ito rin po no, yung provision tungkol sa detention without judicial warrant of arrest. All right. Una, what's the wisdom, Mr. President? Bakit po ang inyong ibinibigay doon sa ahente po ng gobyerno ay 14 calendar days? Magmula nang magmula nang siya dinampot, ano po, 14 calendar days. Bakit hindi 5 days or 6 days or 7 days? Go ahead, sir. Unang-una, Ted, ang pinagbasihan natin dito, yung warrantless arrest, nandiyan pa rin yan. Wala tayong, hindi yung mere suspicion, dadamputin ka, ikukulang ka ng 14 days. Tapos extendable lang another 10 days. Ang naging standard natin dito, yung kalakaran sa ibang bansa, na kung ating susuriin, aba, yung mga kalapit bansa natin, yung Indonesia, ilang araw yon, tapos extendable pa ng hanggang 120 days. Yung Malaysia, 59 days hanggang 2 years. Marami tayo pinagbasihan. Ang kinuha natin dito, yung pinaka-lenient. From moderate to lenient. Parang yung pimisim na ito, parang hindi na nasagad. Kasi kung ikukumpara natin ang Singapore, 730 days hanggang indefinite, kasama na yung Maldives. Ano? Pangalawa, tinanong natin ng security sector, ano ba yung experience sa field? Si mismong si dating Chief PNP Bato de la Rosa, ano, noong stay naka-attend pa sa Davao, ang sabi niya, senior yung kanyang personal experience, totoo ito. Minahuli sila, terrorist. Eh, hindi sufficiente yung 36 hours na reglementary period. So, napilitin sila dahil kulang sila ng ebidensya. Alam nila na madi-dismiss lang yung kaso. So, yung ginawa niya, nirelease nila before mag-expire yung reglementary period. Otherwise, mapapailan sila ng arbitrary detention. And then, months later, napanood niya sa video, yung mismong hinuli nila, na nirelease nila, merong pinupugutan ng ulo. So, ang tinanong namin, ano ba yung kailangan yung panahon, sapat na panahon, kung ikukumpara natin sa mga ibang bansa na nagpapatupad noong tinatawag na reglementary period. Ang iniingin nila, 30 days. Sabi ko, wag naman 30 days kasi lalampas tayo o kaya doon sa pinaka-median, kung ikukumpara natin ibang bansa, kasi ang kinopia na lang natin dito, inadapt natin yung Australia at saka Sri Lanka, 14 days. So sabi ko, baka naman 2 weeks, pag-aralan ninyo kung uubra na makapag-build up kayo ng ebidensya. Kasi remember Ted, hindi ito pangkaraniwang krimen. Opo. Ay crime against humanity, crime against the general public, at saka indiscriminate ito when we least expect it, saka naman umaatake yung mga terorista. Kaya ang iniiwasan natin dito Ted, maging safe haven ang Pilipinas ng mga foreign terrorists. Dahil kung magaang ang o wala tayong matibay o strong na anti-terrorism law, eh dito magpupuntahan yan. Nangyari na nga yan, di ba? Dahil yung ating Human Security Act of 2007. No? Kami, nasa Senado na ako noon. Pero alam mo ba, Ted, na 735 ang sabi ng DJMP, ano, nakakulong at si undergoing trial yung mga yon. 735 na mga tinatawag na high-risk persons deprived of liberty. Mga terorista ito. Pero ang kaso nila, hindi violation ng Human Security Act. Merong 66 na Abu Sayyaf members, ito yung nakikidnap, nabibihid, na-convict, yung 20 na-acquit. Pero sila na-convict hindi sa violation ng Human Security Act, kundi sa kidnapping. At yung 735, nakakulong, hindi dahil sa violation ng Human Security Act, kundi murder, illegal possession of firearms. Bakit? Yung mga pulis at saka militar, natatakot. Kasi pagka na-acquit yung kanilang hinuli, pagbabayarin sila under the present law, yung era ngayon, 500,000 pesos a day. A day, yes. So, inalis nga natin yung provision na yun kasi talagang wala, matatakot talaga yung pulis. Hindi na masagot ng gobyerno yung 500,000 a day. Ubus yung pension ng pulis. Pangungutang yun, baka mang hold up yun para magbayad doon sa pangbabayad doon sa na-acquit. Yun ang mga pinag-aralan natin dito. Ito importante, Ted. Ano? Yung mga pagdinig namin, nagsimula ito 17 Congress pa. Dalawang beses ko nga na-sponsor to sa floor, inabot ng adjournment.
Tinibata namin itong mga progressive bloc, yung mga human rights advocate. Hindi naman sila nagpunta, Ted. Kasi gusto namin marinig yung kanilang posisyon. Ang nagpunta, Commission on Human Rights, yung academe, yung UP, you know, yung Philippine Judges Association, yung presidente nila, si Judge Felix Reyes. Tapos yung DOJ, yan ang mga inimbita namin, kasama inimbita namin, yung alam namin tututol, kasi gusto namin makuha lahat yung kanilang input para ma-incorporate. Ano po sabi ng mga ano po sabi po ng kinatawan po ng mga huwes, Senator, dito ho sa, ito po sa detention without warrant? Pahayag sila, kasi si Judge Reyes mismo, siya yung kaisa-isang judge na nag-convict na kaisa-isang conviction. Ang talagang hirap sila, yun nga, dahil una-una yung police ay mag-file ng violation ng human security. Pangalawa, kailangan i-prove muna yung predicate crime. Kasi kailangan, halimbawa, kidnapping yung pinag-ugatan noong terrorist act. Kailangan ipuprove mo muna yung crime of kidnapping bago mo pa makonvict doon sa crime ng terrorism. Okay. So ganun ang napakahirap na sitwasyon. So payag sila doon sa maprolong yung period of detention. Pinag-usapan na lamang gano'ng kahaba. At ang gusto nga ng security sector, yung NSA, PNP, lahat, gusto nila 30 days. Sabi ko, mahirapan na po i-depensa yan. Opo. Yung 14 days nga lang, medyo mahirapan na ako dyan. So, ganun nga nangyari. But nevertheless, maski hindi nagpunta yung mga human rights advocates, nandiyan naman yung representatives nila through Senator Kiko Pangilinan, Senator Irison Toberos. Eh talagang binubog nila ako sa interpellation dito. At ako, nung nasa floor na, may ini-interpellate ako. Alam mo, Ted, ang haba ng interpellation dito, pinagpawisan ako maski naka-air. Opo, naintindihan ko. Opo, I understand. Dahil mga abogado, number one si Coco Pimentel, number four si Senator Drilon, si Senator Gordon, Senator Tolentino. Eh, puro naman dekalidad na abogado yan. Yan ang nakasagupa ako doon. Pero pinagbigyan ko yung mga amendment. Kaya medyo, hindi naman nabanggel. Ano? Kasi ang panuntunan ko lang, basta hindi tayo aabot sa punto na magiging another dead letter law katulad ng Human Security Act. Sige lang. Mabuti na nga yung pinag-usapan natin lahat ng safeguard para na sa ganon, madaling i-depensa. At saka kung lalabas tayo doon sa Bill of Rights, sayang naman yung pagod natin kung madideklara ng Supreme Court na unconstitutional ito dahil nga lumabas tayo doon sa Article 3 ng Constitution. Okay. Gusto ko din pong susugan po. No? I mean, nadagdagan po ang inyong binabanggit tungkol nga sa banta ng terorismo. Alam niyo ho kasi, napakahirap na magsisimba ka lang, sasabog yung simbahan. Di ba? Kasi pinagplanuhan. Alam niyo ho yun? Sasakay ka lang ng MRT, pamilya mo, sasabog yung MRT. Pupunta ka sa mall, sasabog sa mall. Apo. So, ito ho kasing banta ng terorismo, napakabigat nito. Ano? At mahirap din po yung pag-iimbestiga dito. Naunawaan po natin yun, Senador. Ano ho? Kaya nga, yung time na kinakailangan kapag meron kang hinuli at iimbestigahan mo, talagang malaking bagay po yung paghawak nila doon ng Estado. Kasi nga, yung pagpaplano eh. Dapat mapigilan ho kaagad eh. No? Kaya importante ito. Ang akin lang po ngayong concern po, Senador, is that baka ito rin po yung sinasabi ng iba na when we compare other countries sa haba ng detention without warrant, yung kasaysayan kasi hindi may tatanggi ng abuso ng ating state agents. What do you say to that, sir? I submit your honor. Ano yun? Pero ito, batas ito eh. Ngayon, ang ginawa natin safeguard, itinaas natin yung parusa doon sa mga police, sa mga law enforcement agents na magbabiolate ng itong proposed measure na Anti-Terrorism Act of 2020. Tinaasan natin sa 10 taon para hindi sila makapag-probation. Ngayon, yung pag-aresto ng sa warrantless arrest na sinabi ko na kanina, hindi naman tayo lalabas doon sa mga elemento ng warrantless arrest. Kapag naka-aresto yung police, agad-agad iimpormahan nila yung huwes doon sa pinakamalapit na huwes sa lugar na pinag-aresto nila. Halimbawa, Imus Cavite, taga-Imus ako. Nakahuli yung police Imus. Unang-unang tatawagan nila yung huwes sa Imus. Kami po, judge, may hinuli dito, nasa amin, nandito sa ganitong lugar. Tatawagan nila yung Commission on Human Rights. Commission on Human Rights, meron kami hinuli rito, bisitahin ninyo, inspeksyonin ninyo, bantayan ninyo. Tatawagan nila yung abogado. Ganun ang nakalagay ng mga safeguards dito para hindi masubject sa torture, o kaya itago. At saka dito po, yung wordings po ng Batas Kapamilya, dapat nyo maintindihan na dapat po, no, any law enforcement agent or military personnel, no,
na duly authorized ng ATC, yung Anti-Terrorism Council na yan, kapag hawak mo na yung taong dinampot ninyo, hinuli ninyo, immediately, abisuhan mo kaagad yung pinakamalapit na huwes, MTC, RTC sa inyong lugar, kung saan siya dinampot, yung Human Rights Commission, at siya bibigyan kaagad ng abogado, pati mga kamag-anak niya, actually, di ba nakalagay dito? Tama yun, oo. Opo, so, klaro po na hindi itinatago ito, hindi ikinukuble para torturin, kasi nga, sasabihin mo kaagad yung huwes eh, at saka yung abogado, saka human rights eh, na hawak namin po itong taong ito. Ito ang pananggalang, ano, Senador, right? Klaro po ito? Oo. Okay, ngayon. At saka hindi natin, ano, hindi natin binigyan ng full discretion yung police. Ang talagang, meron pa itong level ng validation, yung Anti-Terrorism Council. Opo, opo. Na kapag sinabi ng Anti-Terrorism Council, na hindi valid yung pagka-aresto nyo, hindi nyo pwedeng kulungin ng 14 days yan, i-release nila yan. Opo, opo. May ganun pa ito. Opo. Yun ang sinasabi nila, bakit binigyan na ba natin ng judicial power yung Anti-Terrorism Council? Hindi, wala sila. Yung nasa Human Security Act na hindi sila pwede mag-exercise ng judicial, quasi-judicial. Opo, opo. Nandun pa rin yun. Opo. Hindi sila lumalabas. Okay, so again, ano ho, ito nga eh. So, paano ho natin mapapahupa ang damdamin ng publiko sa reaksyon po ng marami? Hindi, ako naintindihan ko din, pati kayo, yung grupo ng mga progressive. Ah, dito po kasi, dito ho recruitment. Eh, hindi kahapon po, ako, I directly asked Congressman Zarate, no? Kahapon sa akin din po panayam sa kanya nga, na ang sinasabi ng marami, natatakot kayo dito kasi identified kayo sa NPA. Eh, ang NPA nasa list. Klaro, kaghapon po. Pupuntahan ko yan. Hindi, pupuntahan natin yung diskusyon na yan. Opo, opo, opo. Sige. Ito yung situation ngayon. Ano? Mm-hmm. Sa loob ng ilang taon, mahigit sa dekada, na umiral yung Human Security Act, iisa pa lamang yung na-proscribed na terrorist organization. After 11 years kasi, 13 years kasi 2015 niya na-proscribed eh. Mm. At 2007 ito. So, ewan ko, ilang taon na yun. Anyway, 8 taon, sabihin natin. Mm-hmm. Ngayon, merong naka-pending na proscription case against the NPA. Naintindihan ko naman yung mga ibang kasamahan natin na hindi naman sila, sabihin natin na sympathizer, pero aminin natin sympathetic sila sa cause ng NPA. Siguro, inaalala nila kapag naipasa ito, siyempre, na-proscribe yung NPA. Kasi pati yon ginalaw natin eh. Kasi walang limit itong period ng pag-proscribe. So binago rin natin to sa bagong sa panukalang batas na ito. Nagbinigyan natin yung korte ng yung parang authority na magbigay ng preliminary proscription order, no? At pagkatapos noon, within 20 days kailangan mag-decide yung court kung gagawin niyang permanente o i-dismiss o wala na, tatanggalin na yung preliminary proscription. Mm-hmm. At binigyan natin ng lawig na 6 months na kailangan talagang magkaroon ng decision, kailangan ba i-proscribe itong organization ito, terrorist organization o hindi. Mm-hmm. Bukod pa doon, Ted, hindi naman porkit sinabing ang NPA eh terrorist organization dahil United Nations Security Council na, ano na yan, ha? Nakalista na sila na terrorist organization. Ano? Hindi porkit yung terrorist organization eh proscribed na, eh lahat na lang na iturong membro, arresto, eh, hindi rin ganon. Medyo process pa rin yon, ipuprove pa rin ng DOJ o ng PNP, ng militar. Opo. Na si Pedro de la Cruz talagang bona fide member ng NPA. Magpo-produce sila ng ebidensya doon. Hindi pwedeng dampot din ang dampot. Opo. Eh, kasi nga po, di ba? Kasi ayaw dito... Ayaw magkalala sina congressman, yung mga kaibigan natin, mga progressive bloc. Opo. Hindi sila madadampot dito. Kasi... Magpwera na lamang kung merong ebidensya na nagbibigay sila ng tulong, nagbibigay ng tulong, nag-supply sila ng explosives, nagbigay sila ng armas, o kaya sila mismo nag-gold o yung nag-i-inside. Hindi ganun, Ted. Opo. Kaya huwag sila magkalala. Opo, opo. Eto pa po, ano, sige po. Sir... yung nga po no, paano po ninyo makukumbinse ang marami at mapapahupa ang damdamin nga kasi ho yung record ng estado dito po sa usapin ng pagdampot ng mga suspect ano po na yung paglabag sa karapatang pantao basically po ako tingin ko sir ha,
credibility problem po dito ang pinag-uusapan natin eh, para matanggap po ito eh. Kahit na po kasi yung iba, huwag kang matakot kasi hindi ka naman terorista, huwag ka matatakot. Kung wala ka namang balak na magpasabog ng, di ba, at pumatay ng napakaraming tao, huwag ka matatakot. Pero ang worry ho dito kang kasi, yung abuso na baka magamit nga ito as a tool of the government para habulin po ang mga kalaban at kritiko ng gobyerno. Ted, this measure goes beyond the Duterte administration. Pangalawa, miski meron tayo o wala tayong anti-terrorism act na ganito ang nilalaman, pwede pa rin mag-abuso yung mga pulis eh. Nakita nga natin, di ba, si Ragus. Nakita rin natin yung mga pinasok sa bahay dahil sa illegal drug operation. So wag nila sisihin itong anti-terrorism act dahil maski wala ito, yung abuso, at meron naman tayong karampatang batas na magpaparusa sa mga pulis. Tulad yan, yung Ragus case, di ba, sabi ng NBI. Nakita na sila ng dahilan para i-file yung information, o hindi information, yung para magsagawa ng preliminary investigation yung DOJ. So papunta na ito doon sa due process na tinatawag na pagka nakakita ng probable cause ng DOJ, tuloy-tuloy sa korte. So walang kinalaman yung sa Anti-Terrorism Act. So bakit dinisigit nila dito? Samantalang, Ted, ang basic dito, ang aim talaga nito, yung basic aim, is to secure the state and protect the people from terrorist acts. Naunawaan ko po. At saka hindi tayo maging haven nga, no, ng mga terorista na nagbabalak gumawa ng terorismo sa ibang bansa. Actually, dito nagpaplano, pero kapag nakakita ng kaluwagan dito, baka dito ho sa ating gawin. How I wish, Senator... Dahil yung United Nations Security Council, nanawagan sa mga state, sa mga bansa, palakasin nyo yung inyong Anti-Terrorism Act. Kasi nga, nag-mutate na yung na yung terrorism eh. Hindi na ito yung parang napaka-isolated cases. Diba? Mayat mayan, narinig tayo. Okay. Kung tayo napakaluwag ng ating batas, sa ating pagpupuntahan yan eh. Opo. Senator, how I wish mahaba pang panahon natin. Unfortunately nga po ngayon, medyo limitado po ang ating oras. Dalawang bagay na lang po, no? Binanggit nyo nga, no? Yung kapag lumabag ang isang ahente ng gobyerno doon sa detention without judicial warrant section, 10 years ang imprisonment, no? 10 years. Sa ibang tao, parang medyo ano naman yun, ano? Parang hindi naman patas yun, no? Na ganun lang ang mangyayari doon sa mga mag-aabuso. Kasi nga kapag naman wrongly, no, prosecuted yung tao, life imprisonment. Yung isa naman 12 anyos. Dito po sa isang provision, no, yung pong furnishing false evidence, forged document, etc. Bakit naman 6 years lang po ang kaparusahan sa taong gagawa po ng mga malisyosong pag-prosecute ng mga akusado para ho sa kanyang ano, sa kanyang ikapapahamak, bakit 6 years lang pong kaparusahan, Senador? Ted, kung ako masusunod, 20 years na yung proposal ko eh. Kaya lang sa interpellation at saka sa amendment, natalo ko sa boto. Kung ako masusunod, gusto ko 20 years eh. Gusto ko nga kung ano yung dapat pagkalagyan ng hinuli. Ganon din ang parusa ng pulis eh. Kung ako masusunod. Opo. Kaya lang alam mo, ano tayo eh. Collegial body, demokrasya tayo, nagbobotahan tayo for every amendment na pinopropose. Pagbobotohan yan. So, yun ang... Opo. At saka isa pang, ito importante tayo, isa pang safeguard. Under the existing law ngayon sa anti-wiretapping, RA 4200, pwedeng kumuha ng judicial authorization sa huwes lang, RTC. Dito, in-elevate pa natin sa fourth appeal, yung sa surveillance. Yung wiretapping. Porto papis pa mag-i-issue ng judicial authorization. At pagkatapos, yung proceeds ng conversation o kung ano man yung makuha doon sa pag-wiretap, i-deposit to sa court. Hindi pwedeng galawin ng law enforcement. Hindi pwedeng bahagi kung kanino. May parusa rin yun. Yes, sir. Sige po. So siguro po, ito ho naman eh, haba pang diskusyon, Senador. Ako po ay katuwang ninyo para makatulong sa papapaliwanag nga nito. At ako din ho mismo nga, binabasa ho natin itong inyong panukala. Binabalansi rin po natin yung mga provisions na sinasabi nilang medyo malabo daw at nakalilito at doon po sa pagliliwanag po naman ninyo. So, sir, ano lang ho, no? A few seconds lang ho ng inyong panawagan sa lahat ng Pilipino nakikinig ngayon sa atin para po sa katatagan ng kalooban dito po sa inaasahan natin na lalagdaan po ng Pangulo na bagong batas labas sa terorismo, sir. Go ahead. Simple lang, Ted. Ang panawagan ko, yung mga terorista o yung terrorism knows no timing nor boundaries, no?
as of na hindi darating yung araw na yung mga tumutuligta ngayon at yung naniniwala sa mga nagkukumpinse, sana wag dumating yung araw na yung kamag-anak, pamilya, mahal sa buhay, eh magiging nasa receiving end ng isang terrorist act or attack. At yun, masyadong late na para sa kanila na i-regret yung araw na ito, yung mga panahon na ito, na tumutuligta. Yun lang. Opo. Sige po, Senator Ping, kami po yung muling tatawagan na po para ho natin pag-usapan pong bagay nito. Salamat, Ted. Pinag-iisip po.